susundan yan para mapasa inyo ang mga cakes. Good luck! Galing mo talaga. Favorite comedian ko si Mayday. Chewy! Tsaka may ano siya, i-SP. Alam niya ang iniisip ko. Okay. Galing mo talaga. Favorite comedian ko si Mayday. Chewy! Tsaka may ano siya, i-SP. Alam niya ang iniisip ko. Okay. Welcome back, mga ka-Aldab. Well, marami pong natutuwa dito sa sinabi ni Henyo Master Joey De Leon. Siyempre, respeto na lang po sa mga taong tinatamaan ng mga update natin, mga hindi pumapabor sa mga ina-update natin. Ako bilang true-blooded Aldab Nation, kampante ako, matatag ako, dahil alam naman po natin, mga ka-Aldab, na never nga po talagang magsasalita sa mga sarsuela itong si Henyo Master Joey De Leon. Siyempre, mga ka-Aldab, dahil sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po na kailangan po nila itong gawin, kailangan po nila itong ipakita, di po ba? Pero bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation, eh consider na kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang video po natin pagkatapos mong panoorin. Alam nyo mga ka-Aldab, sa mga kumakalat ngayon, masasabi natin na pumapabor pa rin po sa atin yung Aldab, na kahit patuloy pa rin po silang nagpo-push para totally ibagsak tayo, eh okay lang, di po ba? Hindi pa rin natin masyado ramdam. Marami nga pong nagtataka bakit kaya ang Aldab Nation hindi matinag-tinag at sinasabi po nilang Aldab lang ang malakas. Dahil na rin po kasi kila Henyo Master Joey De Leon, Wally Bayola at ibang mga staff at crew pa rin po na nagbibigay po sa atin ng mga update. Pero syempre hindi naman po natin po pwedeng isang walang bahala na lang po yung mga ibinibigay po nila. Ako bilang true-blooded Aldab Nation, kampante ako, matatag ako, na hindi po tayo basta-basta patitinag, lalo na po sa mga issue na yan. Ito mga ka-Aldab, yung sinasabi natin kung bakit tayo kampante, eh lumalabas pa rin po kasi yung Aldab sa APT. Ibig sabihin yan, hindi pa rin po talaga nila inaalis at hindi po talaga nila winawala. Respeto na lang po sa mga taong ayaw pa rin pong maniwala. Okay lang yan. Hindi po kasi ganun kadali. Lalo na po sa mga army na tanggapin yung nasarsuela lang po sila. Kumbaga kasi, sabi ko nga po sa inyo, sila na po yung lamang. Sila na po yung masasabi natin, literal na kumbaga yamadong yamado sa laban. Pero bakit pa rin po sila yung takot? Bakit parang kapag nagbibigay po tayo ng update, agad-agad po silang nagre-react, agad-agad po silang yung tipong, alam mo na mga ka-Aldab, natakot na takot po sila na tayo po yung namamayagpag sa social media. Dapat nga po, kumbaga kampante sila eh, di po ba? Hindi, ang naglalakon kasi mga ka-Aldab, sila yung takot na takot. Gaya nga po natin, kapag ako nagbibigay ng throwback, apektadong apektado sila. Ang dami po nilang sinasabi sa atin, ang dami nilang reaksyon. Pero yung katotohanan naman po mga ka-Aldab, na totoo naman po yung pinapakita ko. Although throwback video siya, pero normal lang po yun mga ka-Aldab. Kasi bumabalik-balik lang naman po yung mga update natin eh. Di po ba? At ang nakakatawa rito sa video na to mga ka-Aldab, sinabi ni Henyo Master Joey De Leon yung drag race, pero hindi niya binanggit si Congressman Spotted. Respeto na rin po talaga sa Aldab. At ulitin ko lang po, ito iba silang naman po sa mga sinasabi po sa loob po mismo ng APT, yung mga masabi nating Aldab Nation din, na pinagbawal na nga po raw yung mga banner ng mga army. Well, kasama na rin po yung Aldab, hindi na po pwede maglabas o maglabas, mag-iangat po pagka sinabi nilang inbox. Kapansin-pansin nyo, kung matatandaan nyo mga ka-Aldab, may mga army nga po pumunta dyan tapos pinost po sa social media, pero ngayon pinagbabawalan na po sila. Real talk mga ka-Aldab, ito yung sinasabi ko, na yung GMA o yung Itbulaga updated din po yun sa mga post eh. Di po ba? Kasi kung gugustuhin po nila, lahat ng mga army pupunta dyan tapos ipalalandakan po. Pero hindi, pinagbabawalan po sila. Siyempre, respeto na rin po ng Itbulaga
sa pagbabalik ng Aldab dyan. Di po ba, sabi ko nga po sa inyo, hanggat na andyan sila Henyo Master Joey De Leon, Wally Bayola, at yung mga ilang staff ng Eat Bulaga na nananatiling kampante, nananatiling matatag, okay lang. Di po ba, kasi tayo pa rin pong sa huli. Di po ba, sabi ko nga po sa inyo, hindi lang makagalaw si Richard Polkerson dahil po sa sobrang schedule niya. Pero pagtapos po ng September o ng concert na palabas na yung teleserye ni Alden, baka magkaroon po tayo ng ano. Pero sabi ko nga po sa inyo, hindi tayo maasa, pero magbabago na yan pag natapos na lahat po. Medyo naging hindi na masyadong busy si Richard Polkerson Jr. Ito po kasi yung sinasabi sa Eat Bulaga, na kapag wala si Alden ay sobrang busy nga po talaga. Makikita nyo naman po, pero patuloy pa rin po siyang sumusuporta sa Eat Bulaga at pinanonood pa rin po niya. Di po ba? Sa totoo lang mga ka-Aldab, base sa mga nakikita natin, lalo na po sa mga Alden fanatics na malapit kay Alden, malapit kay Daddy Bay, sobrang nami-miss na nga puro talaga ni Alden ang Eat Bulaga. Nakita nyo naman po yung kay Ma'am Alan, hindi niya napigilang mag-react. Hindi po ba? Real talk. Siguro lalo pa po nasa APT si Alden, no? Tapos mga batang hamog. Real talk mga ka-Aldab, ano kaya yung magiging senaryo yung dalawa nila ni Mengay? Di po ba nakakatawa? Pero okay lang yan mga ka-Aldab. Ako, darating naman po yung sa atin. Hindi naman po pwedeng sabay-sabay yan. Masaya sila ngayon, okay lang yan. Pero sa susunod, tayo naman. Dahil pag tayo ang nagsaya, isang buwan yan mga ka-Aldab. Talagang pagpiepestahan. Oh, kumbaga bubuhos ang luha ng mga Armin, o kaya maraming magbibigti na Armin sa puno ng kamatis. Real talk to mga ka-Aldab. Sabi ko nga po sa inyo, yung mga main fanatics po na Armin kuno, huwag po kayo maniniwala. May yung iba dyan, true blooded Aldab Nation pa rin. Yung iba dyan sinusuportahan pa rin po sila Mengay at Tisoy. Hindi pa rin po papatalo, hindi pa rin po patitinag. Basta ang importante lang mga ka-Aldab, eh wag po kayong padadala sa inyong mga emosyon po ba, lalong-lalo na nga po pagdating diyan sa dalawa. Common sense na lang sa mga hindi po nagegets yung ina-update natin, sa mga taong pilit po tayong dinadown, okay lang yan, normal lang po para sa akin yan. Ang hindi lang po nila matanggap yung mga ina-update natin, at talagang sumasabog naman po at talagang pumuputok sa social media na ayaw po nilang mangyari. Real talk to. Ulitin ko lang mga ka-Aldab, may kanya-kanya po tayong pananaw at opinion. Kayo na po bahala mag-react. Hanggang dito na lang po yung update natin. Kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest, tutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny.